konsepto natin sa ubo, may infection palagi. Pero hindi po all the time merong infection. Kadalasan po iritasyon. Sabihin nila ng mga pasyente, "Dok, may masakit ang lalamunan ko, dry cough, walang phlegma, or hindi mailabas." Para favorite yung pulmonologist, Dr. Aglina Cabrera. Dr. Aglina, pulmo, rehab, magaling mag-explain. Problema natin sa ubo, sa baga. Anyway, maraming inuubo, maraming may plema. Minsan may dry cough. Hindi mo alam kung... Doon muna tayo sa dry cough tsaka wet cough. Ano dry cough, wet cough? Usually, Doc, sasabihin nila ng mga pasyente, "Doc, may masakit ang lalamunan ko, dry cough, walang plema, or hindi mailabas." Parang, minsan ganun. Parang ganun po. Usually, lagi kasing konsepto natin sa ubo, may infection palagi. Pero hindi po all the time merong infection. Kadalasan po iritasyon. Pag sinabi pong iritasyon, pwede pong sa kapaligiran, like may usok, alikabok. Pero yung hindi common knowledge po sa kanila, yung pagkain. Kasi Doc, like yung iba, nasobrahan pala sa mani, nasobrahan sa chocolate, nasobrahan sa kalamansi. Anong pagkain nakakaubo? Usually Doc, kasi nakikita nila sa internet, damihan daw ang kalamansi. So minsan Doc, pag nasobrahan, nai-irritate yung throat kasi parang allergic reaction ang nangyayari. Kalamansi, lemon, juice, citrus, mga citrus po, lemon, sunkissed, orange. So minsan po, meron akong na-encuentro or na-encounter na patients na gumamit sila ng concentrated kalamansi, nilagyan ng honey, tapos iinumin nila yun 3 times a day. Like after 3 days po, irritated na yung throat nila, ubo sila ng ubo. Anong part na iirita sa kalamansi? Ang usually dito Doc, daw sa throat ang complaint ng patient. Kasi usually po, if you look at the list of hypoallergenic diet, citrus is one of those na either in moderation or babawasan. But I think Doc, dun sa wala namang history, sa tingin ko, nasusobrahan lang kasi. Kasi they feel na pag marami, better. But sabi ko nga po, lahat po dapat in moderation. And then chocolates, of course, Doc, it's irritating, it's sweet. And then nuts. So it's also part of the hypoallergenic nuts diet. Nuts kasi may maliliit na didikit dito eh. Yun po, Doc. So I'm not saying bawal po ang kalamansi totally. I'm just saying in moderation, and especially for may asthma, may history talaga ng mga allergic rhinitis, medyo mas sensitive sila than normal people. So ingat lang sa matatapang na kalamansi, pure. Pero maganda sana yung vitamin C. Opo, maganda po yung vitamin C. Yung chocolate, maganda sana kung dark chocolate. Kaya lang may malapot. Ba? Opo, pag nasobrahan, yung words kasi siguro Doc is nasusobrahan. Kasi kung konti lang naman. And, babara din. Opo, at saka sir, yung sa kalamansi, di ba medyo acidic siya, Doc? No, acidic. Pag nag-acid po siya, matitrigger yung what we call reflux. Di ba po may upag-ubo na ang cause ay what we call acid reflux or gastroesophageal reflux disease or laryngoesophageal reflux disease. Ang pinaka bottom line po niyan, yung acid po sa ating tiyan, umaakyat po sa lalamunan, naiirita po siya, nagiging cause din po ng dry cough. So, dry cough, ako meron akong GERD, acid reflux. Parang halos lahat na nakausap ko may GERD. Diba? Bakit ganun? Parang ang daming may GERD. Sa ano kasi, Doc, sa diet kadalasan po, number one. So, nandyan na po yung soft drinks, kape. So, hindi pwedeng walang kape sa isang araw. Magagalit sila pag sinabi mo kape. Diba, in moderation lang po siguro. Healthy ang coffee, diba? May antioxidant para iwas sa Parkinson's, Alzheimer's, good for the memory. Kaya lang, ano problema sa kape? Siguro sa tingin ko po lagi is they overdo or may mga na-encounter po ako 4 times, 5 times magkape. Siguro kung once or twice, sa tingin ko po manageable. Pero yung iba kasi nasusobrahan. Nagtitrigger po ng acid. And then, of course, yung soft drinks. So, again po, i-ano ko lang po, sabi mo nga, Doc. Bakit ayaw mo ng soft drink? Alam natin, matamis, nakakataba, ganyan-ganyan. Pero sa plema, nakaka-plema din siya? Normally po yung kulas, minsan po, nagtitrigger din po siya ng phlegm production dahil sa matamis. So, 8 glasses to 12 glasses of tubig or liquid. Kung ayaw nila lasa ng tubig, ano pa bang option na kapalit? Mayroon na pwede rin sa baga. Well, actually po, may gumagamit 'tong mga green tea, yung mga ganyan, mga tea. Pwede rin po, pero syempre po pag nilagyan na natin ng milk, sugar, medyo naiiba na rin siya. So, kasi syempre minsan yung milk minsan po pag masyadong
madami rin, nagti-trigger din siya, Doc, ng reflux. Milk tea, yung, milk gatas. Kasi 'di ba minsan, Doc, hinahaluan nila ng milk, eh, 'di ba? Pag masyadong marami ang gatas daw ba nakakaplema? Usually po pagka may mga patients po na nagkakaroon din ng phlegm, pero I think it's how tinimpla yung milk, eh. Kung halimbawa nilagyan po ng medyo maraming sugar, I think nakaka-trigger po siya. Pero kung yung usual lang na once a day, na yung sakto lang yung consistency, kadalasan po sa observation ko, hindi naman po. Oh, yan. Pulmonologist at rehab pa. Dry cough yan. Oh. Maraming nervous cough. Minsan po marami kasi, ka ba ganon? Yung psychological na pag na ako kinakaba na, uubo na? Opo, meron din pong ganon. Kasi parang, yung parang ang feeling nila may pag nervous, parang nacho-choking. Bakit ganon? Parang psychologically po, Doc, natitrigger na parang hindi sila makahinga. So, yung may, siguro, Doc, pwede natin i-mention yung may mga involuntary, di ba, Doc, na mga yes, ano to, innervations. Mga involuntary mga reflex. Meron kasi kung baga sa innervation ng katawan natin, di ba, Doc, meron yung mga flight and fright na parang parang automatic na involuntary pag may danger. Ayan, nagkaka-reaction po tayo. So, I think may ganun pong component. So, psychological po. But, meron po na normal, pero din naman mga kailangan magpatingin sa doktor. Pero iba naman po rin, kailangan lang ng may breathing, kailangan lang yung proper meditation na para ma-relax lang po sila. So, ano pa ibang mga dry cough cause to? Pagkain, GERD, ano pa bang mga... Minsan, Doc, may sinasabi sila na nandito daw yung phlegma, yeah, pero hindi rin malabas. Yeah, laging may malapot. Usually, post-nasal drip din po ang isang common cause. Yung allergic rhinitis. Allergic rhinitis po. So, halimbawa po, nagbago yung klima, mausok, alikabok, nagkakaroon ng congestion sa ating ilong na hindi yung sipon na lumalabas. Minsan, it goes to the back of the throat. Ang tawag po dyan is post-nasal drip. Ang management usually po, Doc, pwedeng sa ENT or sa internist na magbibigay ng antihistamine. Pero kailangan po i-avoid hanggat maaari. Ano pinakamabisang antihistamine? Ang binibigay sa akin, Bilastin. So far po, yun ang na-observe ko din po, binibigay yung Bilastin. Pero okay din po yung mga cetirizine, levocetirizine. Pero so far po, yun nga po ang na-observe ko po na preference ngayon ng mga allergologists. May tulong konti, pero hindi mo alam kung may tulong. Sabi nila, pag allergic rhinitis, you have to live with it, di ba? Opo. Tiis ka nila. So, ano pa ibang dry cough? Ay, pulmonologist ka, hindi mo ba binabanggit yung mga pulmo problem ng dry cough? Usually po, asthma, of course. Asthma. Cough. Kasi minsan, walang plema po sa asthma. Meron din po tayong tinatawag na cough variant asthma. Yung kasi ang concept po natin ng asthma, yung parang hirap na hirap talaga yung huminga, na lumulubog-lubog yung sa may leeg natin. Pero meron pong form ng asthma na more of coughing lang siya. That's what we call cough variant asthma. And the treatment is the same po sa pag-treat ng asthma na mga inhalers, kung sakali man, or yung mga anti-leukotrienes kung tinatawag. Yung mga example po ay Montelukast. Pero basically po, with asthma kasi being a form of allergy somehow, na naapektuhan lang po yung daanan ng hangin, kailangan talagang avoiding yung tinatawag na triggers.